Morning guys. Ayan, dito tayo ngayon sa workshop. Gagawa tayo ng Isuzu Forward. Ang gagawin natin ay mapalit tayo ng rubber cap sa unahan kanan, tagos sa brake fluid niya. Kaya tayo ay magpapalit. Ayan na ng preno. And bago ko simulan guys ay mega love shoutout muna sa Team Tralala at sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ayan, tingnan natin guys ang aking gagawin. Patanggal natin ito guys, gulong na to. Unahang kanan. Pero bago natin tanggalin ang gulong, jajakan muna natin. Ayan, may jack na tayo sa ilalim. Tanggalin natin guys ang cover. Diyan guys, tapayan. Ayan naman guys, tatanggalin natin ang nut. Special tools na lang to. Ay, ikutin na lang natin guys, para hindi na tayo makagal. Natin tanggalin guys. Guys, tagas na. Tagas ng fluid. Papalitan natin ng rubber cap. Bago natin tanggalin yan ay brake muna. Tatanggal muna tayo guys ito. Lock. Ayan. Tatanggalin natin. Lock ng brake shoe. Medyo maldilim nga lang guys, pagpasensyahan ninyo ang aking video. Ayun, lima kamang natin natin. Tatanggalin natin guys ang brake shoe. Kapal pa naman ang brake shoe natin guys. Kapal pa naman siya. Lilinisan lang. Ayan, lilinisan lang natin. Rubber cup. Pares na natin papalitan.
natin ang sahod, guys. Walang gana. Pasupitan natin dito. Para hindi tumagas ang fluid. Tanggalin natin ang lock. Guys, may sabit lang yung dyan, may spring. Ayan na, bumaba na. Adjuster niya. Silogan natin ang lever para bumaba ang piston. Wala kasing singaw, kaya nakulog na. Ito naman yung spacer ng adjuster. Guys, oh. Kaya na ang guma niya. Kaya tagas na ang fluid. Sa kabila, ganun din. Tanggalin din natin. Palitan na natin yan. Tapos lihahin natin ito, guys. Lihahin natin at may kalawang. Tanggalin natin, guys. Ito, guys, yung bago. Sabit na natin. Dito sa kabila. Lasayin natin ang fluid yung rubber cup bago natin ipasok. Lasayin din natin ang fluid itong cylinder. Tapos ipasok na natin. Lagyan na natin yung lock niya. Sabit natin yung spring. Sabit natin dito sa baba. Spring na malaki. Tigas. Yan na, guys. Lagyan natin yung adjuster niya. Lasayin na natin yung fluid. Ito yung sa kabila. Saya tidak akan pergi dulu sebentar itu. Rubber cup. Kita gantiin. Lagi natin ang alright, guys. Ayo lagi na natin. Lagyan natin ang lock. Guys, lagyan na natin yung lock. Ngayon naman itong glasa. Pasan natin ang glasa ng bearing.
Thank you. Sige natin yung nut. Kamit natin yung sa taas. Guys, pag higpit na natin, pag nahigpit na, lulugan natin ng konti para may clearance siya na baka galaw ang leg shoe. Ayun. Lagyan natin ng lock. Dito naman sa baba. Hindi natin. Hindi ka na. Lulugan natin ng konti. Tingnan natin kung gumagalaw ang brake shoe. Lagyan naman natin ang lock sa baba. Ayan guys, sisintro naman natin yung pagkabilog nito. Sisintro natin itong brake shoe para pagsalpak ng gulong, diretso. Hindi na siya sasabit. Salpak na natin guys ang gulong. Lagyan na natin ang bearing. Yan, naripak na din yan. Lagay natin ang nut na punong-puno ng grasa. Hindi na natin hugasan. Original kasi yung grasa. Ikutin natin para mahigpitan. Kailangan guys, tama lang yung higpit nito. Dahil pag nasubra ng higpit, mag-iinit ang bearing. Hindi masira agad. Ayan. Kalagin natin. Ganang karo. Tingin rin natin. Kumailagay natin ang lock. Kaya ikutin rin natin. Kalawag. Huwag natin ang konti. Thank you.
Dinalin ni sa inyong kubet. Bawasin nga din yan guys mamaya. Kasi mabiyahe siya mamaya. Okay guys, meron gagawin halog sa kabila. Ngayon naman, mag-a-adjust naman tayo ng brake. Dito tayo guys, sa ilalim. Mag-a-adjust tayo. Pag sikwat niya na ipa-adjust ay papasok. Pag re-release mo naman, palabas naman ang sikwat. Kakapitin muna natin ang gulong. Pag kumapit na siya, pupukpukin natin yung cover, yung plate, para medyo lumuwag hanggang sa lumapat ang gulong. Pag ayaw na talagang umikot, re-release naman natin. Kailangan natin sundutin doon sa butas yung lock bago natin ma-release. Pansin nyo guys, lumalagatik. Pa-adjust yan, ganyan pag lumalagatik. Pansin nyo guys, mabagal lang umikot kasi matigas na. Dapat na yung pwede natin paluin yung plate para lumuwag pa siya. Kasi hindi pa maganda ang lapat ng brake shoe. Ayan guys, ayaw nang umikot. Ayan. Talagang umikot guys. Ngayon re-release na natin. Sundutin natin yung pindakan lock nya. Adjust naman natin. Palabas naman ang sikot nya. Sayad pa guys. Release pa natin. Sayad pa ng kunti. Release ulit natin kunti. Hanggang sa mag-pre-wheeling siya guys. Ayan guys. Okay na yan. Pero mamaya guys, i-blade ko pa yan. Palalabasin ko pang fluid dyan sa bleeder para kumapit talaga ang preno. Dahil pinalitan siya ng rubber cap. Kabit natin ang gulong, na-adjust na rin ito. Pero may adjuster pa dyan sa kabila. Ipinakita ko lang sa inyo dito sa kabila kung paano pag-adjust. Yun lang guys at maraming salamat. Thank you for watching guys. Bye-bye.